nung panahon na yun, sabi ko, wala akong magawa. Load talaga ako dun sa agitanan sa akin, wala akong pakailan, kahit ang daming tao na ako. Ngayon, pagdating doon, pag ano doon, kailangan na tutubuhan si baby, yun yung pinakamasakit. So yun, ginabi na tayo, pero tinanggap pa rin niya tayo, di tayo mag-aapunan. Kasama ko siyempre si Kuan, si BJ Tolights, Forbes, ayan. Kung hindi nyo kilala, mamaya may kilala niyo siya. Yan, idol natin yan. So samahan nyo kami, magkukwento kami sa bahay nila. Ang mainanda ka. Meron. Welcome sa ano. Okay. Tara, sakto. Hindi pa tayo nakain. Tara. Ang gono, Rizal. Ang gono. Kahit ano pwede. Mayroon siyang magkaibang origin. Kumbaga. Oo, may kanya-kanya pronunciation. Oo, welcome. Isang sa bahay namin. Sige, pasok na. Sige, okay. Ayan. Ayan yung baby. Ayan yung misis ko. Ayan. Ilan taon na siya? 3. Kaka-3 niya lang ng November. Artista ikaw? Si Madam. Dala, pasok tayo dito. Hello po. Ano, rektor tayo? Kumain na tayo? Oo, sige, tara. So, syempre, beer. Wow! Sasabukin ako ng kanin. Ano to? Itik yan. Bali, specialty yan dito sa ano. Ito yung fried. Ito yung caldereta. Tapos ito yung sauce niya. Masarap yung sauce niya. Tsaka, fried itik. Mas masarap siya pulutan, pero masarap din siya ulam. Alright, mukhang masarap nga. So, tara. So, upo tayo. Okay, upo tayo. Kung wala ako ng ano, kanin. Sige. So, yun. Papa, so bago ang lahat, syempre, papakilala ko sa inyo. Si BJ Forbes, Tolights, sa mga hindi pa nakakilala. Pakilala mo ako sino ba si Tolights? Bali yung Tolights, hindi ko siya tunay na pangalan. Tawag lang yun sa'yo. BJ yung pangalan ko talaga, which is Bernard Josel. Tapos, 2003 kasi, sumali ako ng Itbulaga. Right after ko sumali ng Itbulaga, kinuha ako sa commercial. Doon ko nakuha yung pangalang Tolights. Yung sa nagbubura ng kalawang, ako, lagi na lang ako. Tide. Series yun, madami yun. Doon nag-umpisa yung Tolights. Ano bang nauna, Itbulaga o yung commercial? Itbulaga muna. Bali, sumali muna ako ng That's My Boy. After nun, kinuha ako sa commercial. Nung sumigat yung commercial, kinuha ako ng Itbulaga. Kasi hindi naman ako nanalo eh. Oh, bata ka pa. Ilan taon ka na yun? 24, tama. Nung napapanood ko yun. So, na-fast forward na tayo. So, balik tayo muna. Ilan taon ka nun? 5 years old. Tapos nun, naging mainstay ka na right after now. Sa Itbulaga. For 5 years. Almost 6. So, mga 10 years old ka hanggang 11 ka na sa Itbulaga. Nung nag high school ako. Ay, kaya na muna. Tusubot tayo, Rudy. Tayo muna. Ano nga pala, nakalimutan natin kasi medyo nano ako sa kwentuhan agad natin. So, may nakalimutan ako bago tayo kumain. Siyempre, kailangan muna natin mag-pray. Yan, hindi natin yung pwedeng makalimutan. So, si idol na lang yung magpe-pray kasi pagkakalam ko may nagpe-pray din naman. Christian ka? Catholic ako pero Catholic, ano yes. Naman eh, kumbaga okay ako basta naniniwala ako. Catholic din ako. Catholic din ako. Okay din ako sa Christian, nagsisimba din ako doon. Yes, so pero ano kay parang sure. Ito ko more on hindi ba kay Sherpan? Kay God ka. Hindi naman. Nagkataon lang, nung nagpandayo ban, ang kinanta namin is Christian song. Alright, oo. So yun. Alright, so ayan natin mag-lead siya. So, bago tayo kumain. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Lord, una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon binigyan niyo sa amin para magkatagpo-tagpo kami ngayong gabi. Alam ko na hindi ito, may purpose kung bakit nangyari ito. And salamat dahil iningatan niyo po kami sila sa kanilang biyahe. And sana po yung mga pagkukwentuhan namin ngayon is may mapulot kaming araw sa isa't isa. And i-bless niyo po yung pagkain na kakainin namin ngayon para po maging kalakasan namin sa mga susunod pa namin gagawin sa buhay. Yun lang po, Lord. In Jesus' name, amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Ayan! Napakilala ko na siya sa inyo. So, kukuha muna
tayo at titikman muna natin to, syempre. Yes, yes. Di pa ako nagkakain itik. Yeah, itik. Magkasan yan binili dito sa lugar nyo? Sa Angono, sa plaza yung maraming nagtitinda yan. So meron doon tinatawag na itik lane. Parang marami ka na itong mabibilan. Parang mas gusto itong Caldereta. Yan, yan. Masarap yan. Parang, ano no? Caldereta ng itik din ba? Caldereta ng fried. Yan. Tikman na natin ang pinakapanalo dyan, yung sauce. Nung pagkakas. Nung itik. Ah, ito. Sauce niya yan. Tikman nga natin. Specialty ba yan dito? Specialty yan dito. Paano naman yung ganyan? Parang kasong karikulit mo? 170 yung... 120 yung caldereta, isang tub. Yung itik is 210 na ngayon. Ah, 210. Oh, kaya na tayo. So, Papa, ano nga palang ginagawa mo yun? Bali ngayon, nag-focus ako sa politika, sa public serving. Isa akong SK president dito sa Angono. So, bali, ex-officio councilor. Kumbaga, SK chairman ka dito sa lugar nyo. Tapos, naboto ka ng ano, na ikaw yung maging SK overall, president ng Angono. Tapos, automatic yun, one slot ka ng councilor. Yes. So, after nito, anong plan mo? Malamang, tutuloy mo ba ang pagpapaang? Siguro! Hindi ko pa alam eh. Sa ngayon, sa barangay elections, wala akong plano na magtuloy ulit. Kasi 5 years na ako nakaupo, Papa. So, parang nakakapagod din. Gusto mo nung magpahinga. Parang gusto ko nga bumalik ng showbiz-showbiz muna. At least wala masyadong pressure and responsibilities. Hindi kasi katulad ng public serving. Ang dami siyang, kumbaga, responsibilidad siya. And paano, lalo na nandyan si baby. Kailangan kong focus ako. Paano ba yan, Papa? Araw-araw ka na pasok sa city hall? Araw-araw ka na duty as a public servant? Wala namang ruling na kailangan namin araw-araw pumasok na para empleyado. Kailangan lang laging nandun kami sa sesyon. Which is every session? Yung sesyon, doon yung dagaan ng mga batas, mga ordinansa, mga resolution, ganyan. Tsaka may mga ipapasa nga, kunyari meron din mga, basta lahat ng gagawin sa syudad nyo, or hindi pala ito syudad, ano to? Bayan, town? Bayan, municipality. Municipality. Tapos, bilang SK kasi, may projects din ako. Oh, syempre, hawak mo mga kabataan. Kasi executive role din siya. Hindi siya katulad ng pagkagawad or konsehal lang. Kumbaga, legislative lang yung work. Pagka-SK, so kailangan magpa-project. So, executive tapos, siya. Ngayon, yung SK chairman dito, bali iba na yun, di ba? Kasi, ako ikaw din. So, hawak mo rin itong era na to. Ang bata mo rin, yung naging SK chairman, ano naman yung natutunan mo bilang napasok ka ng maga sa politika? Kasi ako, aminin ko, kakapitong toyo, no? Hindi ko alam kung magpo-politika ako, pero parang dun ako, parang ewan ko, gusto ko yun eh, kahit nung bata pa ako, pero, so maging presidente, sa mga klase, lahat saka lalo na ngayon, kumbaga meron kang capability to help. Ewan ko, siguro kasi gusto lang, may mga gusto lang ako, mga naisip na mga gusto ko patupad, or mga, di ba, yung mga, kukulog pa lang, meron ng relief goods. Magagawa mo siya pag talagang meron ngayon. Kukulog pa lang, meron ng so, bago maging SK President si BJ, ano ba yung napagdaanan mo? Like, kanyang tulad kanina, doon na tayo na nag-Itbulaga. 5 years, so 10 years. Paano nga pala yun, Papa? Matanong ko lang, curious lang ako. Noon na sa Itbulaga, magkano kinikita mo? Hindi ako masyadong familiar, Papa, talaga ng sobra. Kasi bata ako nun eh. Ayaw nga pala. So, airmats ko yun talagang kumbaga nakikipag... ayan, si airmats. So, yung nakikipag-deal, nakikipag-ganyan. And may manager din ako noon. Pero, alam ko contractual siya eh. Kumbaga, hindi siya a day, hindi siya ganyan. Pero, malaki eh. Kasi nakapagpundar ako ng ano nun eh. Nung maayos eh. Medyo, ayun nga, tuloy ko yung kwento. Right after kasi nung Itbulaga, right after nung ganyan, nag-focus ako sa pag-aaral, pinag-focus nila ako sa pag-aaral. Pero mayroong nagkaroon ng pagsubok sa amin sa buhay dahil nagkaroon ako ng problema dun sa napundar ko na bahay. Bali lahat ng naibigay namin doon, lahat na ibayad namin doon, walang naibalik. Tapos yung titulo hindi pala tama kuno sa ano subdivision. Contractor yung mga contractor ng subdivision hindi, ano ka ano kasi namin ka kumbaga kakilala ka ninang ko doon pa ganun so tapos, siya nagbenta tapos nung nagbenta pala nagbenta na pala niya sa iba parang kinambal na lang yung mga usok ang bal so ang nangyari
Pero kasi nung pinaverify ko naman siya dun sa ano, okay naman eh. Kumbaga, may kasabwat siya sa loob na parang magdalawa yung original. Hindi nga po yung kambagusin. Oo. Kaya isa yung mga... Tapos nung namatay... Mahirap titulo ka lang, sobrang ano. So, di napundar mo dun, doon lang napunta. Nung namatay yung nagbenta sa amin, doon lang lumitaw na pegi yung titulo. So, wala na kami mahabol. Ano yung tinayuan niya na yun? Ah, bahay na siya. Tapos binili ko siya. At tinitira niyo siya? Tagal namin doon. Doon ako lumaki. So, paano nangyari? Dumating yung totoong may-ari. Actually, totoong may-ari ka no? Kasi biniyaran niya yun. Oo, oh, pero kumbaga, when it comes to legality, meron pa rin yung isa. Mas may laban sila, parang ganun. Ayun na. So, yun. Back to zero. Hindi na sa talagang back to zero. Ano nangyari? So, wala bentang, na. Ano? Wala pong nangyari, wala nang nangyari doon. Pinabayaan na yung bahay. And then, benta yung sasakyan. Tapos, ano lang nung panahon na yun, may natirang kami. Ex ko that time. Pinatirang sa amin yung bahay. Pero, kumbaga, ano siya, papa? Kumbaga, syempre, Tolitz ako, di ba? Hindi naman sa pangalan, Tolitz ako. Syempre, may pangalan. Meron na, kumbaga, may pride na rin eh. Kumbaga. Tapos yung nilipatan namin, papa, nung naloko kami sa bahay, medyo depressed area ba? Sino kasama mo yan? Ah, sila Airmats. Ha, kasama mo. So, kayo talaga like, talagang... Kaya lang kasi, ano kami, papa, broken family kami. So, lumaki ako walang Airmats. Tapos parang bata pa lang ako dahil, kumbaga, nagkaroon na ako ng career sa Airmats. Nag-focus na sa pag-aalaga sa akin, pagsama-sama sa mga taping. So, ako na yung pinaka naging breadwinner ba ng pamilya. So, ayan pa, meron pa akong kapatid na ate ko, na meron akong kapatid na may cerebral palsy, hindi sinaalaan. So, kasama sila sa, kumbaga, sinusuportan ko sa buhay. Hanggang ngayon. Yeah, kaya nga sabi ko, yung pagpasok ko, sabi ko, nakita ko si baby, nakita ko niya, sabi ko, medyo, bigat-bigat din ng... Pero ano lang? Oo, pero ganito lang, okay lang. Buhay. Oo, buhay talaga yun. So, mamaya pagkakwentuhan natin yan. So, so yun yung nangyari, nasayang lahat yung pinagpaguran mo ng 6 na taon. Pwede si mother, kasi syempre, kasama ka lagi nun, mother, no? Resign ako sa trabaho para... Suportahan, alalayan, kasi bata siya nun eh. Pero dati kasi kinuha ko siya ng PA, hindi kami din sinwerte sa PA. Natutulala sa mga artista, napapabayaan siya. Kaya ako yung nag-resign sa trabaho. Balik ko, ay, di pa uso mga cellphone na maganda, no? Kung may uso sa'yo, baka picture na picture yun. Balang ang yung PA na yun. So, kailangan nyo talaga personal na sinamahan nyo siya. Kaso 6 na taon, tapos yung lahat na punta, sayang yung bahay, no? Tapos, may konting na ibang gamit pa. Nasabayan pa ng di ba, nag-umbol tayo nun. Ano rin yun? Nadamay din. So, talagang... Yung kantin ko na, nagkakantin ako kasi dati. May kantin ako, tapos nagkikater ako. Wash out din lahat. Wash out din. So, lahat ng may kundar. Nagsabay-sabay. Yung sa Bulaga at mga commercial, yung mga... Tapos yung sarili ko din. Sarili mo din. Bago yun, mother. Yung bago siya pumasok sa That's My Boy. Ano trabaho mo nun? PCI. PCI? Ano yung... PCI Bank. Ah, PCI. Ah, so banker si mother. Hindi ako teller. Sa ano ako sa... Mga marketing. Marketing pa, mga ganun. Tapos, lumipat ako na ang... Nawakan ko yung Dima in person. Buhay mo na buhay mo. Buhay mo na yung mga ito natin. Ano yung nagtatanong naman siya eh. Ikman mo na ang tanong buhay mo. Ano yung Dima in person mo na siya? Ano yung Dima in person? Yun, hinawakan ko yun ng 3 years. Ano yung Bill Masantos? Yung Bill Masantos, di ba? Yung show niya sa Metropolitan Theater. So, ano na, showbiz na si Mama noong pamana. So, ang dami niyo na bilhin. So, ikaw, Papa, after mo nung Itbulaga, so, bata ka pa nun, nag-aaral ka, tama? Nag-aaral ako. Nag-college ka? Home study. Home study ako nun sa Angelico. High school. Ayan, simula elementary. So, habang nagtataping yun, may modules ako dun yan. Ito yung naging problema naman sa... Doon, sa eskwela, dumating na yung punto na, diba, pinag-aaral ako ng high school. Nung nag-high school ako, dalawa yung naging problema ko sa eskwela. Yung una, mayroon pala akong backlog nung bata pa ako na hindi ko siya nagawa, hindi ko siya na-submit. So, syempre, tanda ako na para habulin ko pa yun, diba? Tsaka ang dami nun. Tapos isa pa, dahil nga naloko kami sa bahay, naloko kami sa ganyan, medyo nabaon doon sa school. So, nag-ano ako. Medyo depressive talaga yun kasi... Totoo yun. Nagkaroon pa ng... Syempre, kasi...
sabi mo nga, nasa isip mo na din kasi nang artista ka na noon. Mm. Tapos alam mo naman na dapat meron kayong bahay na maayos, ganun. Pundar, tapos biglang isang click. Wala. Biglang kinuha sa inyo lahat, tapos dumating si Ondoy. Mm. So tapos yun nga, so hindi mo natapos yung bagay. Gusto ko din yung ano sa mga viewers, pag meron kayong privilege na makapag-aral, mag-aral kayo kasi ako gusto kong mag-aral doon. Totoo yan. Alam, nagkaroon nga ng mga problema. Tinapos ko naman, gumawa ako ng paraan. Nag-IELTS ako yung exam sa ano para makatapos ako ng high school. Oo, totoo yun. Pasok ako ng IELTS. Pares tayo! Oo, nag-IELTS ako. Pero grade 6 lang talaga yung digit na natapos yun. Pero nag-IELTS din. Ako nag-IELTS. Kumbaga dahil wala eh. Nagkaroon ano sa buhay eh. Panghirap. Kasi okay kasi, naman ako sa school, maayos naman ako nag-aaral, pero nagkaroon ako. Ako noong time na yon naman, walang problema yung pang-school eh. Binibigay sa akin kahit sa nolat mag-school. Kaso, ako na yung may problema. So, puro kagagawa lahat, kick out sa school, di ba? So, doon sa hindi kayo nakatapos, anong ginawa mo right after? Ayun, nag-alis ako. Tapos, right after na, nag-college naman ako. Pero self-supporting pa din. Kaya nag-trabawa? Oo, nung panahon na yon nagka-teatro ako. Teatro yung pang ano ko. Pero maliit lang ang kita. Ano lang yung role play ba yun? Yan. Gano'ng medyo bawal ko ata yan eh. Pero maliit lang. Per show yung bayaran. Tapos, 4 digits lang. Yan yan. So, maliit lang siya. Tapos, right after noon, talagang hindi na kinakaya. Nag-try pa akong mag-call center. Nag-call center ako dati ba? Sa Cytel. So, hindi na kinaya na pagsabayin yung school. Tsaka call center. Call center ka? Ano-ano pa yung... Oo, nag-call center ako. Tutok ako doon. Kasi may income eh. Kasi mas kailangan mo. Mm-hmm. Kailangan ng family mo. Tama ba ako? Oo. Diba? So, kasi ano eh. Hindi ako pwede maging selfish eh. Although meron ako mga mas matatandang kapatid. Pero kumbaga kailangan din nilang... Kumbaga mas... Kung may family na rin. Mas meron ako opportunity pati eh. Na, or ewan ko, mas gusto ko lang na... Mas nasanay na rin siguro na ako yung talagang... Gaano ka tagal nag-concert? Saglit lang, nasa isang taon lang. Tapos, dumating yung opportunity muna ng ano. Na? Kinuha ulit ako ng ABS naman. Kaya nag-ABS pa ako sa pangako sa'yo. Anong role mo doon? Sa Casa Corazon, isa ako sa waiter, tapos ako yung nang, kumbaga, babaksdab. Tauhan ako ng jelly kapang aniban. So gano'ng katagal tumagal yung serya na yun? Matagal din. Tumagal din siya ng mga 4 months. Ganyan. Pero malaki yun kasi ang saya nga nun eh. Kasi one week yung taping. So bayad yun kahit hindi kami nakukunan sa isang araw. So ayun. Tapos yun, after nun, nagtuloy-tuloy yung racket lang ulit, nagkaroon ulit ng stint sa TV, pinagsasabay-sabay, sakto lang pang suporto sa pamilya. Hindi kaya, man din ganun kalaki, kung hindi ka naman sobrang superstar sa TV, kaya showbiz, hindi ganun kalaki yung mga sweldo. Tsaka ang maganda lang, yung presyo ko kasi noon, kumbaga nadala siya. Hindi ka nag-back to start. Yun yung okay sa showbiz. Pagka nakapagtataka na ng pangalan, nandyan na yun. Kumbaga from yung last na TF mo? Oo. Ang pinaka mahirap lang, meron kang 4 na buwan na trabaho, sunod-sunod. Tapos mababakante ka naman ng ilang buwan. Oh, edi wala rin, yung naipon doon mo doon, doon lang napupunta. Kailan ka ng year yan? Ang tagal nun. Simula 2013 hanggang 2017. Tapos ito yung mga panahon na medyo nagkukulit na rin ako sa buhay. Kasi nag-teenager ka na yan. Nagkukulit na rin ako sa buhay. Tapos hindi... kaya rin kasi ako nawala sa showbiz nung nag-aral ako. Nawalan din ako ng gana eh. Dahil nga, yun nga, naloko kami sa bahay. Hindi, kumbaga parang hindi na artista yung level ko eh. Parang dating pa ako ng ganun. Saan kayo kami na pala? Nagka-breakout pa ako ng ano. Sa Binangonan, sa Santa Elisa. slum area. So, nung pagdating mo doon talagang parang, parang ba't ako nandito? Oo, ano yun, papa? Diba, lipat kami doon. Saka yung lahat ng gamit namin, di kasha doon sa bahay. Kasi maliit yung bahay eh. Yung ano yung binili niyo rin yun? Hindi, ano nga, tinatira kami nung ex ko that time. Tapos pagdating doon, yung mga tao, pinagkakaguluhan ako. Siyempre, stolis, ganyan, ganyan. Tapos alam mo yun, naririnig mo yung mga tismosa sa paligid. Para akong nanlumo eh, parang... Kasi ganun talaga ako nun. Ganun talaga, totoo yun. Kasi sabihin nila, bakit nandito to sa area? Tapos i-judge ka nang hindi naman nila alam yung storya. So after naman yung pangako sa'yo, ano naman yung ginawa ni Jay? Ayan, after nun, nagtuloy-tuloy, tapos ito na nga, nagkaroon na ng SK. So, si SK,
year, 5 years na, di ba? Mm. So, 2018. Mm. So, 2018, naging SK ka, dito na nakapokus ka. May background naman kasi ako sa, kumbaga, nung bata kasi ako, syempre sikat, ganyan. Kinuha ko ni Gloria nun as, ni President Gloria nun as, ano, Junior Ambassador of Goodwill. So, simula nung nakuha ko nun, yung mayor namin dito, isa rin siya sa nakapag-survive sa amin, shoutout kay Mayor Jerry. Isa siya nakapag-survive nung wala akong mga project, alam niya may hirapan ako. Tinutulungan niya ako, hindi niya ako pinabayaan. Tapos nagkaroon siya ng show sa Channel 4, kinuha niya ako doon mag-host. Mga ganong bagay. Tapos nung magkaroon ng SK, sabi niya, i-try mo kasi meron ka naman leadership eh. Mm-hmm. Tapos pinahawakan niya sa akin before mag-SK, yung Angono Youth Commission, parang training grounds. Oh. Para pagka nag-SK, alam ko na yung gagawin. So parang nahulma na rin ka. Ganun. So si Mayor pala yung laging nagtulak sa'yo para pasukan din yung SK para politika. So so from 2018 until now, yun yung naging source of income mo. Yun yung parang, tapos pero nag-side hustle ka pa rin, di ba? Oo, businesses, ganyan. Like ano ba mga naitayo mo? Meron akong bar dyan. Sa may, dyan lang, sa may along the way dyan. Ah, meron ba? Dati meron akong food park, pero alam mo naman, pag hindi sa atin yung lupa, may mga ganun bagay. Tapos, try lang na try. So, ngayon, anong nakatayo ngayon sa'yo? Bar yan. Sa labas? Dyan lang sa may baba. Pero ngayon is under renovation siya ulit. Dahil pinapaganda lang natin. Pinapaganda lang natin. Tapos meron din tayong mga health dahil kay baby. Pinasok ko yung barley. Actually, papa, nung nakita ko yung chair post. Nagulat ako. Hindi ko kasi akalain na okay lang ba na yung may baby ka pala na merong condition. Pwede ba natin, pwede ko bang itanong? Ano ba nangyari sa kanya? Kasi nakita rin ni Mrs. Nakita niya, sabi niya, kawawa naman yung baby pala na ni, ano, ni Tolights. Ako rin ngayon ko lang yung nakita eh. Yung shinare lang ni Ja. Kasi sabi mo, hindi mo nga pinupost. Ano nangyari? Ano yan, Papa eh? Kasi, yun nga, nagkaroon ako ng, di ba, SK na ako, ganyan. Tapos, medyo meron tayo ano-ano sa buhay, broken family. Sabi ko, parang nawawalan kasi ako ng inspirasyon sa buhay. So, sabi ko, iyan ako muna. Baga, mag-anak na ako para magkaroon ako ng sarili ng pamilya. Kailan ba kayo? Gano'n na ba kayo katagal nga pala, Mrs.? 4 years, going 5. Ah, 4 years, going 5. So, bago, SK kakatapos. Bago mag-SK. Hindi, habang. Habang. Habang, no? Actually, bago pa. Kasi, bago pa. Bago pa. Oh. Months before, ganyan. Bago mag-butuhan. Tapos yun nga, sabi ko, and okay naman, nakatagpo ako ng match sa akin, ganyan, sabi ko, ano ko na. So siya yung naging inspirasyon ko. Pinanganak siya! Sa madaling salita, ang pinakamasayang parte ng aking buhay. Oh, dahil... Nung pinanganak siya, dahil kumbaga... Parang blessing yan. Ah, tsaka hindi siya, hindi naman siya... Tumay ka na nito. Ano siya, planado siya eh. Kumbaga gusto ko hindi talaga... Hindi mo siya, aksidente lang na... Ano lang, nag-aanuan lang, tapos nabuntis na talaga. Kaya, gusto nyo talaga. Kaya ba kayo mga chismakers dyan, mga sabihin nyo, si Tolitz nakabuntis. Hindi ah, talagang ginusto ko siya. Oh, meron talagang mga ganun eh. Ako nga, parang lahat ata ng anak ko, hindi ata pinlano. Isa lang yung pinlano, tapos nawala pa. So, yun. So, ano nangyari? Ayun, pinamanak siya. Normal naman, nung pinamanak siya. Okay yung newborn screening, okay yung lahat. Umidad siya ng hanggang 1 year old. Talagang kumbaga consistent yung checkups niya, consistent yung wala naman, niya. Wala siya, normal. Normal. Ngayon, January 1, 2020. January 1, 2020. Nandun kami sa Cavite nun, sa side ni Mrs. Tapos, walang kahit ano, Papa. Wala siyang lagnat, wala siya kahit ano, pinapadede lang siya ni Mrs. Umaga yun. Tapos bigla daw tumayo si baby, sabi, hala, parang ganun. One year old, natayo na siya na, no? Oo, natayo na siya, naglalaro siya, normal na bata. Napaka-cute na bata talagang, kumbaga, normal, ganyan. Tapos yun, wala nga siya nalagdad, biglang hala, biglang, ayun na. Sabi ni Mrs., parang may iba na nangyayari. Labas ngayon si Mrs. Paglabas niya, nandun lang ako sa may labas, dapat mag-inuman kami ng mga ano, kasi nga, January 1 eh. Oo. Biglang nakita ko na parang iba na yung baby. Iba ng, ano pangalan niya? Si Janela. Nanginginig siya. Tapos yun na, wala nang ano-ano. Kinuha ko yung susi ng kotse. Rat-rat kami sa ospital. Pagdating sa ospital? Sa DASMA. Sa DCMC. Ngayon, pagdating doon, sinaksakan siya ng anti-seizure. Hindi pa rin nakuha. Nanginginig pa rin siya. Akala seizure lang. Parang ano, Papa, nakakadurog ng puso. Hindi ko kaya yun. Nangyari sa isang bes eh. Yung kay Chichak sa tricycle. Alam mo yung dati, kay Chichak ba yun, Bobo? Yung sa tricycle.
Sa hospital, parang... Ano? Eh nangyari pa, ano pa pala yun, bago pa pala yun, pangalawang atake niya lang yun, pangalawang atake niya, yung unang atake niya lang. January 1, I mean, pagkatapos pangalawang sa... Pangalawang atake niya yun. Oh. Pangalawang atake niya pala yun. Yung una pa, October, nagka-COVID naman kami. Nagka-COVID ako. Tapos sila, may COVID na rin pala, hindi namin alam, kasi naka-isolate ako sa studio ko sa taas. Biglang, ayun na, nanginig si baby. Dila namin dun sa ospital. Ano pa nga yun eh, na-issue pa nga ako nun kasi lumabas daw ako dahil naka-COVID ako. Eh, nanginginig yung anak ko eh, di ba? Wow! So, tawag may try. Sige, naka-boxer lang ako, papa. Tapos ano, tapos direkta doon. Noon, umu-okay pa siya eh. Kasi sabi naman ng mga doktor, wala lang. Kinumbulsyon lang, ganyan. Tapos, yun nga, parang pinagtatabuyan kami sa lahat ng ospital na pinupuntahan namin. Ayaw siya i-check up na maayos. Kasi nga, COVID! Yun yung, priority nila. So COVID, yung pangalawa yun? Hindi, yung una yun, yung una. Yung pangalawa, ito na yung January 1. Ito na yung bigla siyang nag-seizure nung wala lang dahilan. Yun yung tinukwento ko sa'yo na pumunta na kami ng DASMA PCMC. Ah, DCMC. Tapos sinaksakan na siya nung papakalma. So balik tayo dun. Sinaksakan siya papakalma, wala. Second dose, wala pa rin. Ngayon, after ilang hours, na tinitignan lang namin siya nanginginig, siguro mga 2 hours na walang tigil yung seizure. Sa hospital yan? Sa hospital yan. So, wala rin magawa yung mga doktor kasi nga sinasaksakan nila. Hindi rin siguro talaga nila alam pa yung findings. Kaya, oh. Tapos, ayun baba, pagdating doon, sinitiskan siya, doon na nasimula na meron yung naapektuhan yung utak niya. That's dahil sa sobrang seizure niya. So, na-coma siya for 5 days. Andun lang kami sa... Napakasakit nun. Sakit nun. Siguro kayong dalawa, para, lalo na siguro sa nalaman, parang nababalo na kayo nun. Napakatibay ni Mrs. Papa, kaya... Ah, siya pa yung matibay. Siya pa yung matibay. Ako, ako nababalo na ako. Ako na ba, na ano na ako nun. Wala pa yun. Oh, umpisa pa lang naman. Umpisa pa lang. Oh, so after that 5 days na ako si baby. After 5 days na ako si baby. Tapos after 5 days, unti-unti siya na dumidilat na. Yeah, medyo nakaka-recover. Pero dinala ulit, dinala siya sa... sa ano sa kumbaga intensive hindi pa ICU. ICU hindi pa ICU eh meron pang isang munang kasi galing siya sa parang COVID something ano pa dinala pa siya doon sa isang ano bago siya i-ICU pagdating doon yun na yung nagto-twitch na naman siya nagsisisure na naman siya ngayon pagdating doon pag ano doon kailangan na doon tubuhan si baby yun yung pinakamasakit kasi bakit daw wala ang tubuhan yun nga hindi na siya nakakahinga so tinubuhan siya right after niya mako, 'di ba? After ko mapaggising niya. Mga ano lang, mga isang araw lang okay na. Tapos biglang, nag-iba na naman. So, ganun na naman. So tinubuan siya, in short. Tinubuan siya. Ilang araw? Tapos inano siya, dinala siya muna sa ICU. Pagdating do sa ICU, sinabihan na agad kami kailangan na siyang ilipat ng ospital. Kailangan na siyang iambulansya kasi hindi na kaya nung facilities. DMC sa Pilasal ba 'yon? Hindi. Sa Lawag. Sa Lawag. So nilipat niyo, saan niyo nilipat? Bago muna yun, hindi ka muna kami makahanap ng ospital. Ililipat dapat namin sa PCMC. So pagdating doon, yun yung pinakamasakit na part, Papa. Yung may libro lang. Tapos titingnan, inanote mo lang yung kung kailan nanginginig yung anak mo. Yung wala kang magagawa. Wala kang magawa. For the whole 12 hours. Ang pagitan lang siguro, di ba, magsiseizure siya ng 2 minutes. Magpapahinga lang ng 5 minutes. Magsiseizure ulit siya ng another 3 minutes. Tapos magpapahinga lang. Ganun. So nakikita mo yun? Oo, nakikita yun. Tapos nung umaga na, wala kami mahanap na ambulansya, wala kami mahanap na ospital. Nung umaga na, si baby nag-50-50 na. Yung nakikita ginaganon yung... Oh, yung pump. Nire-revive na. Nire-revive na. Tapos ako nandun lang sa salamin ng ospital. Wala akong magawa, Papa. Yun yung... Hindi ako madasalin eh, nung mga panahon na yun. Hindi ako madasalin. Tsaka feeling ko nung panahon na yun dahil nga... Ano ako eh, self-made ako eh. Kumbaga, ano ako, breadwinner ako ng family. Kumbaga, eh, hindi nakikita ng ibang tao kahit anong struggles ko. Kaya ko siya eh. Nung panahon na yun, sabi ko, wala akong magawa. Load talaga ako dun sa agitanan sa akin. Wala akong pakailan kahit ang daming tao nakatingin. Sabi ko, pray talaga ako. Iwi-amin nyo sa akin yung ano ko. Alam mo, Papa, hindi ko alam. Parang binakilos din. Biglang nakahanap ng ospital. Right after that, tinawag ako, nakahanap ng ospital. Umukay si baby. So, binyaya yan. Binyaya agad. Ambulansya agad kami. Ngayon doon sa ambulansya, wala, magkahawak na kami nito tapos nagdadasal kasi sabi sa amin, pagka doon sa ambulansya inabot nung kailangan ipump ulit, may hirapan. So kailangan, tuloy-tuloy lang yung heart rate niya, yung oxygen. Lahat, mga vitals niya, normal. Nakarating kami ng PCMC, nasalamat kami. Pagdating doon, dinretso na sa isolation ward, COVID ward.
Papa, pagdating doon, hindi mo na siya pwede makita. Oo, oh, wala na. Nurse labas na lang. Lang kami. Ito pa isang parang ano, doon lang kami sa isang tent sa PCMC. Kasi oh, COVID doon, nandun lahat ng mga bantay. Lahat ng mga babantay. Bawal ka magdala ng folding bed. So maglalatag ka lang doon, siksikan, papa, sobrang daming tao. Saan ba yan? PCMC. Philippine may, Children's. Saan yan? Sa QC na. Ah, so, sa, ah dito sa may Quezon Ave. Quezon Ave. Ako na. Ano yun? Halos ano kami doon? 1 month na nandun lang kami natutulog. Kumbaga, tas dahil si baby na sa? COVID ward. Inaano siya, inaayos yung test. Ah. Inaalam kung bakit sa gaganon. Yun yung mahirap. Hindi nyo siya napupuntahan. Hindi siya nakikita. For 1 month. For 1 month. Hindi nyo nakakatabi. Kumbaga ano yan, 15 days. Sa COVID ward siya, 15 days. Sa ICU. Sa ICU. Nandun siya sa ICU. So habang nasa ICU siya. Sa ICU na isilip niya siya? Pa. Hindi pa rin. Nandun pa rin kami sa baba. So yun yung 1 month. So parang nagtatanong-tanong lang kayo, kamusta si baby? Oo. Tapos ang nakaka-mental torture dun, yung biglang may papasok dun sa loob ng tent, tatawagin yung ganyan, tapos may masamang ibabalita. Makikita nyo, may naiyak. Makikita mo, may umiiyak, kasi ikaw di mo alam anong nangyayari sa meron mo. Misan, tatakbo, natakbo, yung ganun, parang malataranta. So feeling mo, baka ikaw na yung next, or baka ikaw na yung tawagin. Tapos tatawagan ka, minsan yung ibabalita, hindi maganda. Hindi pa rin pugisik si baby, mga ganun. So one month, doon siya, ano? Siya sa ICU. After that 1 month, after yung 1 month, no, lumabas siya, nandun kami sa room. Na ano na so nalipat tayo sa room. So it means sa room, kasama na kami. It means gumanda-ganda na. Oo, at least magkasama na kami. Pero pagdating nung yung unang beses ko siyang nakita paglabas, yung pag ganun siya papa, parang fetus. Sobrang tigas niya. Sobrang tigas niya tapos ganun lang. Naka-letter siya nung tapos hindi mo mababanat yung arms niya, yung ano. Kasi nga na-stroke siya tapos parang nag-stop lahat ng muscles. Oo, parang yung sa mga stroke talaga yung mga muscles kasi doon. So tapos ayun, gano'ng katagal siya kayo nag-stay? Sa hospital, bago siya nailabas. 2 months. Another 2 months. Paano yan? So yung bill? GL, yung guarantee letter, hingi ng tulong sa mga kakilala. Kasi, dalawang buwan, ilang dalawang buwan? Umabot kami ng ano. Magkano rin ang bill? Umabot tayo ng ano. Almost 1.5 din. Diba? Alam mo, napakahirap mag-isahit. Alam mo, isa rin sa pinakamahirap mag-isahit. Unang-una, lalo na pagmahal mo sa buhay, nagkasakit. Tapos, talagang sobrang anak or magulang. Tapos, kailangan maglabas din ng pera. Tapos, yung iba, nag-e-end up pa na kahit gastusan mo na, doon din ang... Wala kasi magagawa, mahal mo yun eh. Diba? Kahit gastusan, kahit maubos na yung pera mo, mahal mo yung taong gagawin mo pa rin. Pero double, laging double black eye, diba? So, hindi mo naman pwedeng tisi na, oy, wala na rin naman ano yan. Diba? Lagi tayo naasa sa milagro. Hanggap naniniwala tayo kay God, tulad mo, di ba sabi mo nga. Tsaka syempre, dadalhin mo yun, ano kung bababayaan mo lang, di ba? Buong buhay mo dadalhin. Maiisip mo rin mo na. So ngayon, ano naman yung naging findings kay baby? Hindi na na-detect. Baby Janela, hanggang ngayon hindi pa rin. Hindi na na-detect. Kasi inano pa siya eh, yung kinuhanan siya ng tubig sa spine. Tapos yung test sa meningitis, test sa ganyan, viral, pinadala pa sa ibang bansa, walang na-detect. Wala. Kung bakit. So, hanggang ngayon, yung minsan sa EEG niya, meron pa rin mga pitik ng seizures na so, kinokontrol na lang ng medication. Ano yung condition niya ngayon? Nakakita? Hindi. Meron siyang, kung tawagin, ay cortical blindness. Kumbaga, nakikita niya, pero hindi kaya i-interpret ng utak niya. Pinaano pa namin siya sa tingin. Dati nagsasalita na siya, mama, daddy. Ngayon, wala. Hindi siya nakakaupo. Hindi niya kaya. So, lagi mo lang siya karga? Karga o diga. Pero ano sabi ng doctor? Is there, meron chance? Ayaw so, mukha naman. Case to case basis daw. Ayaw nilang magsabi kasi exactly. Depende sa bata kung gaano kalaki i-recover niya o kung mag-recover siya. Pero sabi nga nila, dahil bata siya, nagde-develop pa lang, mas malaki daw yung chance. Sabi ko nga, yung tipong makaupo lang siya, ma-appreciate niya lang nasa paligid na okay na ako doon. Kahit na wheelchair na lang siya. Okay na ako. Diba? Makita niya yung ganda lang ng pero mundo. Pero ibibigay sa atin na mas better. Siyempre. Salamat po. Ang importante, makita niya lang yung ganda ng mundo, yung sayo ng buhay. Isa sa mga pinaka-importante yan, diba?
Di mo naman pababayaan yung mga anak mo eh. Mm-hmm. Ako, hindi ko natatanongin sa'yo kung ano yung pinaka mabigat na naranasan mo sa buhay. Meron pa ba bukod doon? Hindi eh. Kasi yung iba mga kayang-kaya ko eh. Hindi nga, nung lumugmok nga ako sa showbiz, wala akong kahit sinong hininga ng tulong. Wala, hindi ako lumapit. Hindi ako, kasi alam kong, kaya naman eh. Normal siya nangyayari sa buhay eh. Yung ganyan ito kasi, lang. Hindi mo na control. Puso yung... Tsaka, layo na sa mga tao na talaga pagdating sa anak, di ba? Layo na nakasama mo na nakita mo, simula pagsilang. Mm-hmm. Di ba? Iba talaga. Tumatanong naman kita, Papa. So, ang dami mo nang napagdaanan from nag-artista ka at early age, young age, very young, actually. Tapos, ang nangyari, naloko, gustong mag-aral na hindi nakapag-aral, nag-self-support ka. Tapos ngayon, isa ka public servant. What's next? After 10 years, ano ba yung goal ng isang BJ to? Like, ano ba talaga yung gusto mo mangyari after 10 years? Sa ngayon, Baba, gusto ko lang... Masaya na kasi ako sa pamilya ko eh. Kumbaga... Wala na akong ibang pangarap na ambition maging ako, maging ganyan. Siguro gusto ko na lang maging stable business. At gusto ko pa rin gawin yung craft ko. Kaya gumagawa ako ng kanta, di ba? So, sa, gusto mo pa rin sa entertainment. Arts and entertainment. Tsaka stability na family. Yun lang. So, actually, simple in a way, in pero siyempre gusto mo pa rin na yung sabi stable ng family, pag sinabi mo stable, siyempre kailangan mo maraming pera. Oo, siyempre. So hindi simple yung kumuha ng maraming pera. So hindi natin pwede sabihin simple lang yung gusto natin na maging stable yung family. Kasi masabi mo stable yung family dapat. Pero yun yung pinakamahirap gawin. Oo, kahit anong mangyari, may magkasakit, o naman, magkabagyo, makakabangon ka kasi stable ka pa. Kasi kung kunyan, may mangyayang ganun, yung sakto lang yung pera mo, dun naman mapupunta din sa medication o sakit. Babagsak. Ang hirap. Ang hirap bumangon, di ba? So, hindi rin siya so simple. So, at gusto mo rin bumalik sa arts and entertainment. Ngayon kasi nakakanta, di ba? Abangan nyo, marami rin to. So, abangan nyo si BJ Forbes. Yan. So, syempre, kami, lagi kami nandito din. Tapos, alam mo na, saka more power sana yung pagiging, kung yung pagiging politika mo, kung malay mo, yan talaga yung nilalandas mo. Tapos, pagdating mo doon, malay mo, maging konsel ka ng talk mo ng counselor mo, di ba? Malaking bagay din. Tapos, doon mo i-apply na yung arts and entertainment sa municipality mo, di ba? Isa din yung sa maganda habang nasasabay mo. Ako naniniwala ako, mag-discarte ka. Sa akin nga, ano lang eh. Ang nag-hold back lang naman sa akin ngayon sa ano, dahil nga, hindi naman tayo ganoon ko well off. Alam mo naman yung, kumbaga, ngayon kasi, hanggat kaya, tumutulong tayo, nagbibigay tayo sa mga constituents natin, syempre hindi naman ano yun, pero, kumbaga, kailangan ko focusan yung anak ko eh. Oo, naman. Siguro, maintindihan naman nila yun. Yung pagtakbo, at pag ano, siguro naman, susuportahan ako ng mga kababayan ko. Kahit wala, kasi, yun din ang isa eh, hindi dapat, or wag natin i-normalize na yung mga, maraming pera lang yung nananalo. Kasi nahihingan sila ng mga tulong. Kasi, wala yun dun eh, para sa akin. Yung pagiging public servant, kunyari, meron isang tao na dapat naman dyan, pero wala siyang ganung kasalapi o wala siyang ganung pondo para mamudmod or magbigay ng tulong sa lahat ng humihingi. Which is, hindi naman yun ang purpose ng isang being public servant eh. Hindi yung pagbibigay sa bawat tao na bibigyan mo ito para sa'yo, o may kailangan kami sa kanya. Hindi, kasi mas importante na ituro sa kanila paano mabuhay eh. Totoo. Ituro sa kanila yung tamang landas. Ituro sa kanila ayusin yung environment. At yan yung thinking na dapat magkaroon ng Pinoy. Kasi yeah, nasanay kasi, na ang karamihan. Kasi, totoo lang. Nasanay na ang karamihan. Totoo lang. Dapat titingnan nyo kung paano kayo imemade nung iboboto. Totoo. Kasi kung abutan lang kayo ng abutan at aasa lang ng aasa, tapos pag hindi nabigyan, ay hindi ko na yan iboboto. Kasi hindi na ako binigyan. Anong klaseng pag-iisip yun, man? Hindi yun. Lalo na kung yung taong yun, gumagawa ng magandang kayo tumingin, projects. Kung paano kayo tumingin ng isang leader o isang magiging mamumuno, asahan nyo na yung mga anak nyo. Ganun din. Wala. Kasi kailangan dyan, Una, lilinisin yung kapaligiran, syempre para malinis makagalaw yung mga tao. Tapos tuturuan natin yung mga tao, di ba, na sila mismo kumiyos, hindi yung makumakas sila ng puro hingi. Totoo. Kasi kahit mahirap ka ngayon, maniwala ka lang na hindi ka mamamatay ng mahirap, mangyayari yun. Mismo. Di ba? Walang ganun. Kung mahirap ka ngayon at
hindi mo iniisip na magbabago ang buhay mo, eh mamatay ka talaga mahirap. Totoo, nasa mindset eh. Sa mindset yan. Kahit gano'ng kahirap kayo, kung mahirap ka kayo, mag-snatch ka, hindi may pera ka na. Hindi, pero may pera ka na noon. May pera ka. Oh. Hindi ko naman sabi gumawahin ng masama. Siyempre sa kabutihan pa rin. Pero nga sinasabi, mas kailangan may gawin kayo. Kesa wala kayong gawin. Eh ano lang, metaphorically speaking. Oh, kailangan may gawin. Oh, kasi ako, nagawa ko na yan eh. Masama, mabuti. Nagawa ko na yun. Sabi ko, nang snatch ako talaga. Dahil wala kaming makahain. Wala akong mayuwi. Kailangan ko may mayuwi. Kasi may kailangan, nagre-request ng pagkain. Kailangan, di ba wala eh. Oh, di. Mag-snatch! di ba? Diskarte, may... Pero nakita nyo naman. Nakita nyo naman, di ba? May tulak lang ang buhay na minsan eh mapipilitan ka at kailangan mong gawin yung mga bagay sa tulak ng buhay mo. Mas importante pa rin kumikilos ka. Totoo. Oo. Hindi naman, huwag na natin gawin yung masasama. Kasi siguro noong time na yun, ang pag-iisip ko lang puro masasama. Nakikita ko, nakasama ko puro masasama. Katulad nila Rudy. Hindi, kasi gano'n yan eh. So, syempre ako, mapipilitan na lang ako masama yung gawin ko kasi wala pa akong alam eh. Sa paligid ko, wala pa akong nakikita ano ba kailangan kong gawin. So, ngayon, nung nakakita na ako ng, oy, ganito pala dapat mabuhay ng maayos. So, yun na. Kumikilos na ako na hindi na masama. Kinikilusan ko na yung mga magsipag magbenta ng magbenta. Ganun lang yun. So, alam nyo, bilibaw rito, sa pagpasok pala ng bahay, nakita ko na yung mga kasama nila sa bahay. So, ang hirap. Mahirap pa ako. Oo, mahirap yun. Kasi, iba rin yung family. Minsan kasi, meron yung iba kasi wala nang pakialam sa pamilya. Lalo na pag nagkaroon or wala silang pakialam sa mga, di ba, oh, bahala kayo dyan. Or kaya iasa sa ibang kapatid. Oh, dyan naman siya, no? Okay na, di ba? So, yun lang. So, maraming salamat sa pag tanggap mo sa amin yun sa inyong mumunting bahay. At sana, gusto ko maging malay mo. Tara, maging mayor ka! We don't know! Basta pagbutihin mo lang lahat yan, gawin mo lang yan, yung ginagawa mo. Saka syempre, kantaan pa tayo, alright? Maraming salamat. So ito, panibagong episode na naman dito, syempre, sa Kwentong Bahay at Kwento ng Buhay. So maraming salamat. Hanggang sa muli. Gang, gang! Hey!